Ang title po ng message natin ay Ingat, Baka Maparabol Ka. Paano po kayong makinig ng sermon pag ang pastor po ay nagbibigay ng kanyang sermon? Kayo po ba ay good listener? Mabuti po ba kayong tagapakinig? O madali po kayong maboard? O madali po kayong madistract? O kayo po ay impatient? Gusto nyo matapos na yung message, uwing-uwi na kayo. Tiningnan ko po yung mga ilang reaksyon ng mga church people pag sila po ay nasa church at nakikinig po sila ng message po ng pastor. At ito ang nakita ko. Okay, meron pong mga tao pag nasa church sila at nakikinig ng sermon ay masasaya. Okay, tuwang-tuwa at gustong-gusto nilang nakikinig. Meron naman pong ganito, habang nagpipreach po, ayan, yung iba natutulog. Habang nagpipreach, yung iba, kunwari masakit ang ulo, siguro napahaba yung sermon, yung iba nagte-text, distracted na distracted po yan, no, habang nakikinig, no? Tingnan pa nga po ninyo, hanggang mamaya, tingnan natin yung mga na nakikinig ng message. So, tingnan natin. Yung iba naman, marahil ito, uwing-uwi na, parang si Leah tsaka si Lucas. No? Uwing-uwi na, iniintay na lang na mag-amen po yung mga tao and then pa-uwi na. Now, gaano man po ang inyong reaction when you hear a meo, paano man po kayo makinig, I want to propose something to you this morning. When you are hearing the message at nakikinig po kayo ng sermon po ng pastor mula sa salita ng Diyos, this is my proposal. You pay attention when you are hearing God's word. Okay? Mag-ingat po kayo at pag-igihan po ninyo ang inyong pakikinig pag nakikinig po kayo ng salita ng Diyos. Why? Kasi po, gaano man po kayo mag-respond sa salita po ng Diyos, it may be positive or it may be a negative response, it will affect your life and ultimately, it will affect your destiny. Kahit na po ano ang reaksyon ninyo, nakikinig man kayo, interesado kayo, o half-interested kayo, sa inyo pong pakikinig ng salita ng Diyos, hindi po rin nyo maiwasan na kayo po ay maapektuhan, lalong-lalo na po ang inyong destiny, inyo pong eternal destiny. You see, ang salita po ng Diyos ay hindi tulad ng salita ng tao. Ang salita po ng tao, madalas, posibleng o karamihan po, hindi nangyayari. Pero ang salita po ng Diyos ay powerful po and authoritative. Ibig pong sabihin, nangyayari po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano man po ang reaksyon ng tao dito, ito po ay tiyak na mangyayari at apektado po siya sa kanyang pamumuhay. Ang totoo po, ang salita po ng Diyos ay magtatagumpay sa kabila po o anuman ang reaksyon ng tao dito. Magtatagumpay po ito kahit na po sometimes yung mga circumstances ay unfavorable. Na parabagang mananalo ang tao, mananalo po ang kasamaan, at mananalo yung mga anuman mga bagay, tiyakin po natin ang salita ng Diyos ay magtatagumpay po bandang huli. Tulad po ng sinabi ni Isaiah, chapter 55 ng Isaiah, sabi po ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na magbabalik sa langit. Aagos na ito sa balat ng lupa't magiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Pag daw po binitawan ng Diyos ang kanyang salita at ito'y bumaba sa lupa, hindi raw po yan babalik sa langit hanggang hindi po mangyari ang kagustuhan ng Diyos. Kung papaano raw pong ang ulan at ang snow o niebe ay bumagsak at ito po ang magiging dahilan ng pagsibol po ng mga halaman para meron po makain ng tao, ganyan din po ang salita ng Diyos. Mangyayari't mangyayari ang pinahayag po na kagustuhan ng Diyos. Now, punta po tayo sa parables. Ang Panginoon po, nung siya'y narito sa lupa, ay gumagamit po siya ng parables. Okay? Mga talinhaga po para magturo sa mga tao.
ang Misaya po, ayon sa mga Hudyong iskriba o scholar, ay makikilala sa pamamagitan ng pagtuturo niya sa parables. Alam na mga Hudyo o inaasahan ng mga Hudyo, ang katunayan ng Misaya pagdating po niya ay magtuturo po siya sa pamamagitan ng parables. Okay? Ang Panginoon po, nung nagturo siya, bumaba si Jesus sa lupa at nangangaral po siya, madalas gumagamit siya ng parables o yung pong talinhaga. Ano po ba yung mga parables? Ang mga talinhaga po ay mga kwento ng pang-araw-araw na pangyayari sa buhay po natin na may espiritual na kahulugan. Yun ang mga parables. Kwento yan tungkol po sa karaniwang nangyayari sa buhay-buhay po ng tao, pero ito po ay merong hidden meaning. Meron pong pakahulugan po, espiritual na pakahulugan, ang mga parables. Now, isa pong major, bakit ginagamit ng Panginoon ang mga parables, ay ito po, get this, para subukin po ang mga nakikinig sa Panginoon. Para po subukin niya ang mga nakikinig sa Panginoon. Okay? Kung sino po, kaya gumagamit po siya ng parable, ay tinetest po niya yung mga nakikinig kung sino talaga ang interested. Kung sino po talaga ang interested matuto sa kanyang mga aral, lalong-lalo na po sa paghahari ng Diyos. The kingdom of God. Okay? Yung pong paghahari ng Diyos, yung pamamahalaan ng Diyos, ito po ang madalas na aral ng Panginoon kung papaanong namamahala, kumikilos ang Diyos dito po sa buhay po ng mga tao. You see, yun ang kanyang intensyon para subukin niya kung sino talaga ang interested. Habang siya ay nangangaral, nagtuturo po sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos. Now, ang mga tao po kasi noon ay mas attracted sila sa mga gawa ni Kristo, sa mga himala niya, sa mga pagpapagaling niya, mas attracted po sila. Pumupunta po sila sa Panginoon para po sa kanilang physical healing. Pero hindi po sila masyadong responsive dun sa kanyang spiritual teaching. Mas interesado sila dun sa mga himala ng Panginoon, pero doon sa mga inaaral niya, hindi pa sila nagpapakita ng interest. Kaya ang Panginoon po, gumamit siya ng parable. Para po i-test kung sino nga pa talaga ang seryosong gustong malaman kung papaanong kumikilos ang Diyos sa buhay na po ng tao. Kanya po ang Panginoon, gumagamit siya ng parables. Okay? I-test niya. Ayon nga doon sa Matthew 13, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sabi po ng mga alagad, kasi nagpaparable ang Panginoon, nagkukwento siya. Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Kaya gumagamit ako ng parable, sabi ng Panginoon, kasi yung mga taong nakikinig, kung hindi sila interesado, makikinig lang sila na makikinig, pero hindi nila intindihan. Okay? Na ma-entertain sila doon sa mga kwento ko, pero hindi talaga lang maintindihan kung ano ang kahulugan ng mga ito. Kaya gagamitin niya para malaman ko kung sino ang talagang interested sa kanila. Kaya po ang mga talinhaga ay para po i-challenge ang mga tagapakinig na mag-isip ng mabuti sa kanilang naririnig. Or else, kung hindi po nila makuha ang meaning, na parable sila. Okay? Na kwentuhan lamang po sila ng Panginoon. Now, bakit po kailangang makinig ng mabuti pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos? Kasi ulitin ko po yung sinabi ko sa inyo kanina, kasi paano man po tayo mag-respond? Apektado po ang buhay natin, lalo na po ang ating eternal destiny. Okay? So, ano po dapat, so bakit po natin kailangang makinig talaga pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos? Bakit? Bakit tayo dapat makinig ng mabuti? Okay, mga ilang dahilan po dito sa parable. Number one, God's word will always triumph in spite of our response. Yan po ang isang dahilan kung bakit kailangan nating makinig talaga ng mga pag meron pong... Dahil po, anuman po ang response natin dito,
ang salita po ng Diyos ay magtatagumpay sa kabila po ng ating mga response. Ito po ang tinuturo sa parable of the sower. Okay? Yung pong parable of the soils. Okay? Yung mga parable ng mga nakikinig. So doon po sa kwento ng Panginoon dito na talinhaga, apat pong klaseng tagapakinig ng salita ng Diyos. Okay? Apat po yan. Apat pong nakikinig, pero pansin ninyo, tatlo lamang po, o isa lamang mula sa apat, ang talagang namunga sa kanyang buhay. Yung tatlo pong nakinig, nabigo pong mamunga yung salita ng Diyos sa buhay nila. Okay, tingnan po natin yung apat na yon. Yung una, sabi ng Panginoon, yun daw po ay kumakatawan sa binhing, naghasik po siya, pero yung binhi, nahulog po siya sa daanan. At dahil sa daanan siya, dumating raw po yung mga ibon, tinukalang ng mga ibon yung nahasik na binhi. Yun daw po, sabi ng Panginoon, ito yung mga taong nakarinig pero hindi nila naintindihan. Napadaan lang sila habang nangangaral ang Panginoon, kaya hindi sila masyadong interesado. Okay, narinig nila pero hindi po nila naintindihan kasi hindi nga po sila interesado, napadaan lang sila, kaya kinuha po ni Satanas yung salitang nahasik po sa kanilang mga isip. Yung pangalawa naman, yung pong binhing nahulog daw po sa mababaw na lupa, at dahil mababaw po yung lupa, agad itong tumubo. Pero dahil po hindi masyadong malalim yung lupa, agad pong nalanta nung sumikat yung araw, kaya hindi rin nagbunga. Doon po kasi sa Israel, ay meron pong mga lugar doon kung saan merong lupa, pero ang lalim niya ay bato, limestone. Kaya pag nahasikan yan, agad natutubo yung pong buto, at dahil walang masyadong lalim na lupa, dahil pag tumubo po yung ugat, bato na, so agad siyang tutubo, pero agad din siyang malalanta. Kaya hindi po siya nagbubunga. Now, ang interpretation po ng Panginoon, nung tanungin siya ng mga alagad, kung ano po yung kahulugan nun, ay yun daw po yung mga nakarinig, masayang tinanggap ang salita ng Diyos, pero na-offend sila nang sila po ay dumanas ng pagsubok dahil sa salita ng Diyos. Meron po mga tao dito, meron po mga nakikinig ng salita ng Diyos. Pag nakinig po sila, tuwang-tuwa. No, pag yung mukha po nila nakangiti, tapos parang blessed na blessed sila, tatanggapin nila agad, pero hindi nila alam, pag ipinamuhay na nila yung pananampalatayang yun sa Panginoon, merong mga tao hindi gusto yung kanilang ginagawa, kaya akala nila matutuwa yung ibang mga tao, pero hindi, kaya mau-offend sila. Okay, matitisod po sila, kaya kakalimutan na nila yung kanilang narinig. Yun daw po yung mga taong agad, tulad po ng mga taong ito raw po ay binhing nahulog sa mababaw na lupa. Okay, yung pangatlo naman, ito raw po yung binhing nahulog sa lupang matinik. Okay? Pero tumubo raw po yun, pero dahil matinik po yung lugar na yon, nasakal ng mga tinik. At iro po ay tulad ng mga taong nakinig, tinanggap ang salita ng Diyos, pero pinapasok po sa kanilang isip at puso yung ibang mga hangarin. Now, gusto ko pong basahin yung mga talata dito kasi napakahalaga po nitong pangatlong nahasikang ito. Sabi po sa verse 18, ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan, tinikan, ibig sabihin, dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Napansinin po ninyo. Okay? Mag-ingat po tayo pag po tinanggap natin ang salita ng Diyos. Ingatan po natin yan sa pamamagitan ng pag-iingat din natin sa ating mga isip na hindi po tayo masyadong maabala doon sa mga kaabalahan ng buhay. Yung pong paghahanap ng buhay, paghahanap buhay. Okay? Yung pong ilang mga bagay, mag-ingat po tayo kasi po pwedeng sakalin nung mga kaabalahan, kabalisahan ng buhay, yung salita ng Diyos sa buhay natin. Para hindi po ito mamunga. Okay? Lalo na, sabi nga dito, yung kayamanan. At ginamit po sa English, the deceitfulness of wealth. Pag raw po pinapasok ng tao
yung pong sobrang paghangad niya sa kayamanan, sa mga bagay ng mundong ito, sasakalin yung salita ng Diyos sa kanyang buhay, kaya hindi ito mamumunga, lalabas siya. Okay? Okay? Wealth is deceitful. Okay? It is glamorous. Nakakaakit po yung kayamanan. Bakit glamorous? Nakakaakit. Kasi, sa isip po ng tao, pag meron siyang wealth, magkakaroon siya ng security. Magkakaroon siya ng well-being, mararamdaman niya yung self-sufficiency. Pero that is all false. Kaya sabi ng Panginoon, it is, wealth is deceitful. It looks attractive because pag tinanggap mo ang wealth, akala mo secured ka na, akala mo masaya ka na, okay ka na. But, pag yan pinanatili ng tao sa kanyang puso, yung salita po ng Diyos, masasakal. Lalabas po yon. Now, yung pang-apat po ay yung binhing nahulog sa matabang lupa. Tinanggap ang salita ng Diyos at dahil po mataba yung kanyang puso, handa po siyang makinig at handa po siyang magpakorek, tinanggap po niya yung salita ng Diyos at ito'y namunga sa kanyang buhay. At sabi po sa verse 20, others like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop 30, 60, or even 100 times what was sown. Now, ano ang point ng parable? Ang point po ng parable ito, na sa kabila po ng mga failures, dun po sa tatlong nakarinig, there was a great harvest. Nagtagumpay pa rin ang salita ng Diyos. Anuman ang naging respond po ng mga tao, nagtagumpay pa rin ang salita ng Diyos. There was a great harvest. Okay? Doon po sa mga nakinig, nakaunawa, at naniwala. Okay? Now, pansinin po ninyo, wala pong problema sa salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay may taglay pong kapangyarihan para mangyari po ang nais ng Diyos. Ang problema po ay yung mga nakinig. Na kung bakit merong mga nakinig talagang nagbunga po sa kanila ang kanilang narinig. Pero meron namang same sermon, hindi nagbunga. Anong problema doon? Ang mga nakinig. Yung iba, walang interests. Binhing, nahasik sa daanan. Yung iba, walang lalim. Tinanggap, masaya, pero walang lalim, kaya nung sinubok po sila, umalis kagad. Yung iba naman, distracted. Pinapasok ang salita ng Diyos, pero pinapasok din yung hibang iba pong mga desires. Yung mga hangarin para po sa ibang mga bagay ng mundong ito. Kaya nasakal din. Okay. Hindi namunga. Pero ang salita po ng Diyos, magtatagumpayan. Mamumunga po yan. In fact, yun pong mga nakikinig, maniniwala at ipamumuhay, maliligtas po sila. Alam mo ba ninyo ito sabi ni Peter? For through the living and eternal word of God, you have been born again as the children of a parent who is immortal, not mortal. Now, pansinin po niyo ang salita ng Diyos. Diyan po sabi ni Peter, ipinanganak kayong muli sa pamamagitan ng living and eternal word of God. Na born again po tayo, pag tayo tumanggap sa Panginoon, na born again po tayo at sa pamamagitan ng living and eternal word of God. At pansinin nyo, bakit siya mananatili? Kasi as God is eternal, as God is living, His word is eternal and it is living. Okay. Yan po ang description ng salita ng Diyos. Kung paano ang Diyos po ay buhay, kung paano po ang Diyos ay eternal, ganyan din ang kanyang salita. It is eternal. Kaya po sabi ni Peter, you have been born again by that same word that characterizes God. Okay? Sa 1 Peter chapter 1, verse 24-25, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman
At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ito po yung ebanghelyo. Na dito po sabi ni Peter, ang lahat sa bagay sa ang lahat ng bagay sa earth papanaw, mawawala. Tulad ng damo, tulad ng bulaklak. Maganda ngayon ang bulaklak, bukas wala na yung bulaklak. Okay? Pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. So, whether ano po ang reaction ng tao dito, anuman po ang reaction natin dito, ang salita po ng Diyos mananatili. Kaya ingat po tayo sa pakinig ng salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo, ingatan natin hanggang mamunga ito dahil marami pong kaaway ang salita ng Diyos sa buhay natin. Diablo, kaaway natin yan. Pagsubok sa buhay, kalaban po natin yan. Kalaban ng salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos, kung manghahawakan ka sa mga pagsubok ng buhay, mapagtatagumpayan mo. Pero pag hinayaan mo ang pagsubok na siyang maghari sa buhay mo, hindi ang salita ng Diyos, matatalo ka siyempre. At sa yung sobra pong paghahangad ng mga bagay ng mundong ito, kalaban po ng salita ng Diyos. Kaya ingat po tayo pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Yung pangalawa na dahilan, God's word is made clearer depending on our interests. Nagiging maliwanag po ang salita ng Diyos sa atin, kaya kailangan nating maging maingat sa pakikinig kasi maintindihan po ng isang tao, depende yan sa kanyang interests. Okay. Batay po sa kanyang interest. Yun po ang parable of the lamb. Okay? Ito po ang tinuturo nung parable of the lamb. Basahin po natin. Nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus. Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang matatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Talinhaga rin po yan. Anong kahulugan ng talinhagang yan? Ang kahulugan po ng talinhagang yan depende sa interest ng isang nakikinig ng salita ng Diyos kung para maintindihan niya ang kanyang narinig. Posibleng ang isang tao nakikinig siya pero pag hindi po siya interested, hindi talaga maintindihan. Pero sa isang taong interested, maiintindihan, ipaiintindi sa kanya ng Diyos. Now, yung pong ilawang sinindihan po sa parable na yan, ito po yung paggamit ng talinhaga ng Panginoon para maging maliwanag po sa mga tagapakinig yung kanyang aral. Gumagamit sa talinhaga parang ilawan yan na sinisindihan ng Panginoon sa mga tao para sila po ay makakita. Okay? At dun po sa verse 22 na sinabi niya, walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag, he's talking about the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is a mystery. But dahil po sa pagdating ng Panginoon sa Kristo, itong kaharian pong ng Diyos na ito ay nahahayag na. Kasi siya ang hari ng kingdom of heaven. Kaya nung siya po ay nagpakita, now itong kingdom of heaven that was a mystery, ito po ngayon ay inilalantad na. Kaya sabi niya, walang natatago na di inilalantad. Ibig sabihin, kaya ako narito para ihayag sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kaya siya nagpakita. Okay? Para po ihayag ang paghahari ng Diyos. Pero sa iba, parable pa rin ang dating. Bakit po parable pa rin ang dating? Depende po yan. Okay? Kaya gumagamit ako ng talinhaga sabi ng Panginoon para maintindihan niyo ang sinasabi ko. Pero pag hindi kayo masyadong interested, parable lang yan. Parable lang yan. Now, again, doon po sa verse 23 to 25, sabi niya, ang may pandinig ay makinig. Oh. Sa ibang translation, literally, ang may tainga, makinig. He's challenging. Sina-challenge niya yung mga nakikinig sa kanya. Kung meron kang pakinig, kung may tainga ka, Panginoon, makinig ka. Okay? O yung version ko, kung hindi ka bigi, parang ganun ang sinasabi ng Panginoon, kung hindi ka bingi, makinig ka. Sina-challenge po talaga niya. At idinugtong pa niya, bakit? Tapos sabi niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Okay? Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. At higit pa,
sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang konting nasa kanya ay kukunin pa. Sabi ng Panginoon, pay attention to what you hear. Okay? Now, bakit po kailangan nating bigyan pansin ang ating naririnig? Well, dahil ito'y salita ng Diyos. Kaya dapat nakikinig tayo. Ito po ay salita ng Diyos. At sa pakinig po natin ng salita ng Diyos, ang pagpapakita po natin ng interest na malaman at matutunan nito ang magiging sukatan ng Diyos para po sa atin. Okay? Kaya makita nyo sa Bible, yung mga alagad po ng Panginoon, pag hindi nila naintindihan yung parable, in private po, lalapit sila sa Panginoon, Lord, sabi na, hindi namin naintindihan yun eh. Pwede bang ipaliwanag mo sa amin to? And because they are showing interest, ipaliliwanag po ng Panginoon sa kanila. Okay? Kasi nga po, they're interested. Kaya makita natin sa Bible, nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit, nakasama ng ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ng lihim tungkol sa paghari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. At makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman sila. Pansinin po ninyo, yung kagalingan po at kapatawarang nang gagaling sa Diyos, iginagawad niya una sa mga nakinig at naintindihan. Yung pong kagalingan at pagpapatawad ng Diyos. Binibigay po niya doon sa mga nakarinig at naintindihan. At bakit po nila naintindihan? Kasi interesado sila. Interesado po sila. Well, mga kapatid, ang mensahe po ng kaharian ng Diyos na ipinapangaral ng Panginoon dito na dinadaan niya sa talinhaga na pag hindi naintindihan ito ng mga tao dahil hindi sila interesado, hindi lang makukuha ito. Ang mensahe po ng kaharian ng Diyos ay ito, pagpapatawad, pakipagkasundo po ng Diyos sa tao. Yan ang mensahe ng salita ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. At ito po ang dalang mensahe ni Kristo. Si Kristo po ay dumating hindi para magtayo ng relihiyon. Si Kristo po ay dumating hindi para hamakin ng mga makasalanan. Siya po ay dumating para ipangaral ang mensahe ng kaharian ng Diyos na ito po ang pagpapatawad ng Diyos sa sino mang nagsisisi at sumasampalataya sa Kanya. Pag po yun pinaniwalaan nila, pagagalingin sila ng Diyos sa kanilang mga spiritual na karamdaman. Okay. Pero kailangan nilang maintindihan kung sila po ay interesado. Okay. So, yun po ang makita ninyo. Okay. Kaya, huwag po kayong mapaparabol. Kung hindi, nakikinig lang kayo, nakikinig sabi ng Panginoon, pero hindi sila nakakaunawa. Nakakakita lang sila, pero hindi sila talaga. Nila nakikita, dapat lang makita. At yan po, sa mga casual hearers po kasi, ang parable po, that will give them confusion. No? Ever-increasing confusion. Pag wala po kasing pagsunod sa naririnig, alam mo ba ninyo, humihina ang pandinig? Pero, pag ginagamit po natin ang ating pandinig, tumitindi po ating capacity to hear. Ganyan po sa salita ng Diyos. The more we want to learn, the more light will come to us. Okay? Pag meron tayong intensyong sundin po ang salita ng Diyos, ang sermon po, o anumang narinig po natin mula sa salita ng Diyos, meron tayong intensyong sundin po ito, marami pa po tayong maintindihan. Di pa? Unawa pa po sa atin ng Diyos. Yung iba pang mga aral na Kanya pong gustong ibigay sa atin. Pero po pag ang isang tao, wala siyang intensyong ipamuhay ito. Pagdating na Sunday, parable. Parable lahat. Kasi hindi naman niya sinusunod. Kung selective,
di sinusunod. Ganyan po ang salita niyo. Yan ang sikreto. Para po marami pa tayong maintindihan sa salita ng Diyos, kailangan interesado tayo because we want to put it into practice. No? Because the more we use our senses, sense of hearing, in hearing God's word, the more that sense will become strong. Now, tingnan niyo, isang physical halimbawa po dito, tingnan po ninyo yung mga hindi nakakakita. Ang ginagamit lang nila ay yung pandinig. Matitindi po yan. O, kaysa doon sa mga nakakakita. Ganyan po rin sa salitaan ng Diyos. The more you listen, the more you understand, and the more you want to practice, the more your sense of hearing God's word to understand it, it will be given to you. Yan po ang sikreto niyan. Now, there are times po na mayroong lumalapit sa akin, sabi na, Pastor, parang kinakausap mo ako sa iyong pagsasalita. Wala po akong intensyon na patamaan kayo kung tinatamaan po kayo. Ang galing ko naman. Eh, no? Pero magumagawa ko ng sermon, naiisip kita. Alam ko yung nangyayari sa buhay mo. Ang galing ko. Minsan, pag ano, Pastor, ang galing mo, bakit? Parang ako yung kinakausap mo. Galing talaga, ha? Bakit ba yung nangyayari sa buhay mo? There was a time, last time, merong lumapit po sa akin, meron akong kinwento tungkol sa husband and wife, ganun, lumapit sa akin after the service at nagpapa-counsel. Pastor, parang ako yung kinakausap po. Talaga. Bakit ba yung nangyayari sa buhay? Alam ho ninyo, ganito po nangyayari. Pag po kinakausap kayo ng Diyos through me, at meron pong nabibless, at meron po, maring meron din sigurong ayaw yung aking sinasabi. Dahil, ang nangyayari po, pag ang salita po ng Diyos, ang nangungusap sa tao, yung tao po nahahayag yung kasalanan niya. Yung relationship niyang mali, yung pong kasalanan niyang ginagawa sa mga magulang niya o sa ibang mga tao, naaalala niya. At alam niya na na siya po ay nagkukulang. No? Nagkakasala siya. Wala po kong intensyong ganun. Pero pag nangyayari po sa inyo yan, ang Diyos na pong kumakausap sa inyo. Kaya sa pakinig po ninyo, kung tinatamaan man po kayo, kapatid, kinakausap ka ng Diyos, huwag mong sasalingin. Huwag mong sabihin, oh, hindi naman sa akin yan, sa kapitbahay ko yan. Sa katabi ko yan, tinamo ko, nakikinig sa suga, tinatama. Ganyan po talaga ang salita ng Diyos. When we are being confronted by the Word of God, it will become personal. Bagamat hindi ko po alam, hindi alam ng speaker kung sino ang mga tinatamaan o sino ang nakikinig, natatouch siya, wala pong intensyon ng speaker na patamaan kayo. Ibig sabihin, of course ako, intensyon ko patamaan kayo, hindi ko kayo pinahahagingan eh. Pero pag po saktong-sakto sa inyong nararamdaman, salita na po ng Diyos yan, ang Diyos na po nanguusap sa inyo. Kaya huwag po ninyong sasalingin. Huwag po ninyong, huwag niyong itong kokontrahin. Huwag itong eyo pangilagan. Hayaan po ninyo na talaga ipakita sa inyo ng Diyos ang inyong kalagayan kasi ang dulo po niyan, paglilinis, kagalingan, pagpapatawad, at katuwiran. Yan po ang ibig sabihin niyan. Okay? Kaya pag nakikinig po tayo at gusto nating gawin ito, alam niyo, gusto kang iligtas ng Diyos sa iyong ginagawang mali ngayon. Paggagalingin, kaya sabi ng Panginoon, pag naparabol yan po, makikinig yan, hindi naman naintindihan. Pag naparabol yan, titingin yan, hindi naman nakita yan. Hindi sila magbabalik loob sa akin. Pag hindi sila magbabalik loob sa akin, hindi sila gagaling. Hindi sila maliligtas. Okay? Ito po ang sabi ni Santiago, kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Sabihin, pag nakikita mo yung sarili mo sa Word of God, pag nangangaral ka, kaya hindi ka naman topic eh. No? Eh dahil merong kalang dumi at napakita sa iyo ng Diyos na merong kang dumi, pinaalis lang ng Diyos yan kasi gusto kanyang iligtas. Nagbabasa ako ng Bible, nagtataka ko,
Nung panahon ng Panginoong Kristo, ang daming hinahalian ng demonyo, no? Sabi ko, bakit ngayon hindi na natin masyado nakikita yun, no? Nung pag nagbabasa ka ng ebanghelyo po, napansin ho ba ninyo, madaling lumabas yung mga inaalihan ng demonyo. Nangangaral lang ang Panginoon, biglang meron siya, sigaw, wah! Inaalihan na pala ng demonyo. Pasabi ko, bakit sa panahon natin ngayon, okay, walang parang simple lang yung mga demonyo, no? Sila simple lang, no? Parang hindi, parang ano lang, kulang yung mga demonyo, no? Parang pero alam ko po meron ng inaalihan sa inyo. Ay, hindi, biro lang. Ibig sabihin, bakit nung panahon ng Panginoon, konting pumasok lang ang Panginoon sa isang lugar, nagsisigawan na yung mga demonyo. Alam niyo, pumasok sa isip ko, kasi po, sa Panginoon talaga walang makapagtatago eh. Walang makapagtatago. Kasi siya po, anak ng Diyos, siya ang liwanag, siya'y banal. At alam ng Panginoon ang na iniisip ng tao, kaya alam niya ng Panginoon kung sino ang inaalihan ng demonyo. At yung demonyong yon hindi makapagtago kasi alam ng Panginoon, nandun siya. Eh ako, wala ako ganung powers. Okay? Pero ang Panginoon, kita niya, uy, mayroong demonyo sa likod mo, binubulungan ka, parang gano'n, no? Alam ng Panginoon yun. Ganyan din po, ang tao, pag nakikinig siya ng salita ng Diyos, pag meron pong mali sa kanya, at nakikinig siya, hindi naman siya ang topic, pero parang siya ang topic. Yan po ay confrontation na ng salita ng Diyos sa iyo. Anong dahilan? Para iligtas ka. Para patawarin ka, para pagalingin ka, kung ikaw ay magpapakumbaba. Sinasabi ng Bible. At tatanggapin mo ang salita ng Diyos na itinatanim sa iyo. Meron po akong nabasang kwento tungkol po sa isang mayamang Chinese. At siya po, bago noon yung mga microscope. So bumili siya ng microscope. Ito pong mayamang Chinese na ito, bumili ng microscope at tuwang-tuwa siya kasi yung mga hindi niya nakikita sa kanyang naked eye, nakikita niya sa ilalim ng microscope. Tinignan niya yung bulaklak. Ang ganda, sabi niya. O, yung mga bacteria, yung mga germs, nakikita niya. No? Tapos naisipan niya, kumuha siya ng bigas. Yung kinakain niyang bigas, inilagay po niya sa ilalim ng microscope, nakikita niya yung mga germs, yung mga hindi niya nakikita. Nakikita niya, sabi niya, ito po yung kinakain ko. Alam mo ninyo anong ginawa niya? Sa halip na linisin po niya, unyabane itang abyas nga na, pinwasaan itang abyas. Anong ginawa niya? Tinapon po niya yung microscope. Yung pagkamahal-mahal na microscope, tinapon po niya. Kasi nakikita niya yung mga germs na nasa kinakain niya. Huwag po tayong ganun. Pag nakikinig tayo ng Word of God, huwag po nating itatapon ng salita ng Diyos pag tinatamaan po tayo. Okay? Huwag po nating baliwalain ang salita ng Diyos dahil pinapakita ito ang mali sa atin. Nililigtas po tayo ng Diyos sa ating sarili. Kaya niya pinaiintindi sa atin. So, depende po yan sa nakikinig. Kung interesado siya, malalaman pa niya ang salita ng Diyos. Okay? And then the last one. Bakit po tayo kailangan mag-ingat sa narinig natin? Kasi ultimately, God's Word will triumph. Ang salita po ng Diyos ay magtatagumpay. At ito po ang ipinapaliwanag doon sa last two parables ng Panginoon dito po sa chapter na ito. Una dito, yung parable of the seed growing secretly. Dito sinabi ng Panginoon yung isa pang talinhaga, babasahin ko po sa inyo. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid habang nagtatrabaho siya. Sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumubo at lumalago kahit hindi niya alam kung papaano. Ang lupa ay ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Sisibol muna ang mga dahon, saka ang uhay at pagkatapos ay ang mga butil. At kapag hinug na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na para anihin.
Ito pong parable na ito ay malaking encouragement para po sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Dito po ipinapakita na ang pangangaral po ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos ay siya pong mananaig. Hindi po masasayang pag ikaw nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi nasasayang ang iyong paghasik. Dahil tinitiyak po dito ayon sa parable na ito, natutubo yung hinasik na salita ng Diyos bagamat hindi po natin alam kung paano. Ito ang ibig sabihin ng parable na ito. Sabi niya, tulad daw po ito ng isang lalaki na naghasik ng binhi sa kanyang garden, natutulog siya, okay, nagtatrabaho siya sa araw, pero yung itinanim niya, tumubo. Hindi niya alam kung paano tumutubo. Okay? Nasa gumagawa siya araw-araw ng kanyang gawain hanggang ito'y lumaki na at inani niya. Ganyan daw po ang nangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Pag nangaral ka ng salita ng Diyos, umasa ka, may aanihin ka. Bagamat hindi mo alam kung paano po tutubo dun sa nakinig. Yung ibang na every family dito, di ba, pumunta kayo doon, tapos natapos na yung 5 lessons, parang walang nangyayari, no? Parang pareho pa rin itong mga taong ito. Umasa po kayo, ang salita ng Diyos hindi babalik sa kanya, hindi babalik sa Diyos na hindi po tutubo ito. Tinitiyak po sa atin ng Diyos, tutubo yung kanya ng ating inihasik. Bagamat hindi natin alam kung paano. Nung nandun ako sa Balukok, mahigit akong isang taon ako sa Balukok eh. Nung nag-aaral ako sa seminary, every Sunday pumupunta po ako doon. Naka-tricycle lang kami at nagba-Bible study. Ang tigas ng tao doon sa Balukok nung panahon po namin, nung mga 80s. No? Kasi ayaw ng mga taong sumama po sa Bible study kasi pag ikaw ay namatay, born again ka, wala kang simeteryo. Kaya yung mga tao, gusto na nilang sumama sa pag-aaral ng Word of God. Pero takot sila, baka pag namatay, bawal ilibing ang born again sa simenteryo ng Katoliko. Talagang tigas. Pero alam mo ba ninyo, more than a year, sabi ko, kukunti lang tinuturuan ko doon. Lumipas po yung mga taon, alam mo ninyo, doon pumunta kayo, dami ng Christians doon. At yung pastor doon, si Pastor Obet, nung nagtuturo po ako, yung tatay niya, against sa amin. Ginanon ako tatay nung. Brother Jim, sabihin mo sa akin kung saan ang cemetery ng born again. Sasama ko dyan. Lasing, napagano ko. Tapos yung anak niya, si Pastor Obet, takas yours lang. Obet! Muli na ko. Makyabi ka, sirabuto ko rin. Alam mo ninyo, pagkatapos po ng maraming taon, ito pong Obet na ito, siya pa ang naging pastor. May church pa doon. Ngayon lumalago po yung gawain doon. Kasi kahit na po ano ang respond ng mga tao doon, mananaig po ang salita ng Diyos. Hindi alam nung nagtuturo kung paano magtatagumpay yung Word of God. Pero kayo po, tayo mga nagtuturo ng Word of God, umasa tayo. Umasa po tayo. Ito po ang sinasabi ng talinhaga pong ito. Ang Diyos po ang bahala sa paglago ng kanyang kaharian. Huwag po tayong mabalisa kung paano tutubo at lalago yung inihasik nating salita ng Diyos. Magtiyaga lang tayo. Kung hindi natin nakikita pa yung bunga, huwag kang mag-give up. Pumunta ka sa ibang lugar na sa tingin mo tinatanggap ka. Kasi magbubunga po yan. Yung pangalawa pong parable dito, yung parable of the mustard seed. Sinabi ng Panginoon na ultimately ang salita niya ay magta-triumph. Sabi po sa verse 30, sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y magiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Napansinin po ninyo, ang mustard seed, ito po ay proverbial of being the tiniest of seeds. Ibig sabihin, kasabihan na itong buto ng mustasa, ito po ang pinakamaliit sa lahat po ng mga binhi. Pero pag ito po ay itinanim,
Okay? Within weeks daw po, ito po ay mag-grow up to 10 to 15 feet. At yung pong pinaka-main stem niya, na malaki, pag po lumaki na po yan, okay, kaya po niyang dalhin daw po a flock of birds. Dan po inihambing ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God. So, ibig pong sabihin ng parable na ito, ang kaharian po ng Diyos na pinapropagate po natin sa pamagitan ng pangangaral ng kanyang salita, at first insignificant, pero will be dominant at last. Sa una, parang insignificant, maliit eh. Pero bumilang ka ng mga taon, panahon, ito po ang pinaka-dominant. Okay? Ibig sabihin, the kingdom of God, ang paghari ng Diyos, it will prosper, it will dominate, and it will be a blessing to many. Tulad ng mga ibon, pupunta doon yung mga ibon and they will have their protection and their shade. Ibig sabihin, the word of God, the kingdom of God, will prosper. Kahit sa una, insignificant. Ito, madaling halimbawa ito, Lord's Way, ganyan. Nung po nagsimula kami dito, galing po kami ng Manila, dinatnan ko pong member dito, 10 to 15 members. Nagtiyaga po ako, minsan gusto ko lang bumalik sa Manila noon eh. No? Yung pong iniwanan kong church, pinababalik na po kami kasi wala talagang pastor. Eh, nag-decide na po talaga kami ng misis ko dito. So, yung dinatnan namin mga members po dito sa Lord's, sa church po, doon po sa Balungaw, mga 10 to 15 members lamang po. At very, very hirap. Very hirap. Talagang yung dinanas ko po doon, ako na nagigitara, ako na nag-aayos ng mga chairs, ako na sa sound system, ako na pastor, ako na nagpipreach, hindi na ako nagbibilang ng offering, sa iba na lang. Every Sunday. For so many years, we were really that small. On our 9th anniversary, nandito na po kami noon, dalawang unit lang ito, 9th anniversary namin. Tapos yung pong speaker na kinuha ko po, kinamak pa kami. Kasi nung 9th anniversary namin, siguro, ilan tayo noon? 40. Sabi niya, 9th anniversary, 40 lang kayo. Yeah. Kung sana nag-isa-isa kayo dyan, mga, siguro marami na kayo. Sabi ko sa isip-isip ko, speaker nito, kinuha ko, sisiraan pa ng loob yung mga miyembro ko. Talagang, kundi lang talaga ang Diyos, kundi ka lang lumalapit sa Diyos, kundi ka lang kumukuha ng lakas sa Diyos, hindi ka na magpapatuloy eh. Pero God, pinangako niya, ang kingdom niya, sa una, insignificant. Pero bandang huli, it will become dominant. At this point, sa Diyos po ang papuri, kasi sa lahat po ng mga iglesyang nakasabay po natin, malalaki na po yung mga church yan. Dito po, minsan meron akong nakakausap ang kilala niyang miyembro taga Lord's Way. Kamakailan lang nandun po ako sa Grand Royal, nagpapagawa ko ng gitara. Tapos po natanong niya, kilala po ninyo si ganito. Bakit mo kilala, miyembro namin 'yon? Ganito po, ganito yung klase ko. I mean, this is the kingdom of God. In the end, magdo-dominate po 'yan. In the end. Okay? Now, yung pong sinasabing mga ibon, yan po ay talinhaga doon sa mga iba't ibang mga tao, iba't iba pong lahi at bansa. Yun po ang sinasabing, the kingdom of God will become so dominant that all the peoples of the earth, all the nations of the earth, all the lahi ng mga tao, they will come under the kingdom of God. At ito rin po ang tinutukoy doon sa Bible, na yung great harvest na tinutukoy, ito po mga tao ito. There will come a time na ang mga tao po, pag dumating na po yung pag-aani ng Diyos ng mga tao, in the end of time, makita po natin napakaraming mga tao ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Na kung saan sa una parang konti, minsan iniisip ko po yung mga maliliit na churches hanggang ngayon, yung po minsan, ano lang sila, oh, mga Christian pa naman ngayon,
Almalit pa lang yung member na, mga 10 pa lang yung member na, naki-sound system nila, talagang lalaki ng mga speaker eh. Minsan, nakispeak ako ng church na ganun eh. No? Lit lang ng church, pero nag-invest kagad sa sound system. No? Yung pang... Na-imagine ko po, yung pastor, gaano siya nag-chitsaga sa pangangaral ng Word of God, kukunti lang yung membro. Yun po, kung mag-chitsaga lang yung pastor na yun. At magiging tapat po siya sa Diyos, sa kanyang pangangaral, lalaki yun. Kasi walang dahilan kung na hindi po lalaki. So Revelation chapter 14, verse 15. Then another angel came out of the temple and called in a loud voice to him who was sitting on the cloud, "Take your sickle and reap, because the time to reap has come, for the harvest of the earth is ripe." Sa huling araw po yan, there will come a time, makita po ninyo, ahaani po ang Diyos. Napakaraming pumasok sa kaharian po ng Diyos. Now, bakit po? So, I want to go to the application. Kung ang salita po ng Diyos ay tiyak na magtatagumpay at ang kaharian po ng Diyos ay tiyak na mananatili at magpiprevail and it will become dominant, ano po ang dapat nating attitude sa salita ng Diyos? Una, hayaan po natin ang salita ng Diyos na linisin tayo. Linisin tayo at gawin tayong matutuwid sa ating mga relationships. Kung meron pong mga hinanakit, bitterness, unforgiveness, palinis po tayo sa Diyos. Yan po ang dapat natin gawin sa ating mga attitudes. Hayaan po natin ang salita ng Diyos ang maglinis sa ating mga worries, sa ating pong mga doubts, sa mga fear po natin. Okay. Sa kaisipan po natin, hayaan natin ang salita ng Diyos ang maglinis sa ating mga kaisipan. Yung pong mga bad, malicious thoughts, allow the Word of God to cleanse you. Pag po kinakausap kayo ng Diyos sa pamamagitan ko at tinatamaan po kayo, again, wag po ninyong sasalingin. Hayaan po ninyo, i-confess po ninyo ang inyong pagkakamali, ituwid po natin ang ating pagkakamali at hayaan natin ang Diyos. And then, pangalawa, i-practice po natin what we already know. Yan po ang susi para malaman pa natin yung iba pang mga gustong ituro sa atin ng Diyos. Practice what we already know. Yan po, make it a habit to put it into practice immediately. Kung kailangan nyo magpatawad ng tao, patawarin nyo na. Kung kailangan po ninyong pagsisihan ng kasalanan ito, kailangan nyong iwan ang bagay na ito, gawin na po ninyo immediately. Kasi yan po ang susi para pagpahayagan pa kayo ng Diyos. Para maintindihan pa po ninyo yung ibang mga sinasabi ng Diyos. And then thirdly, guard ourselves against distractions. Ingatan po natin ang ating mga sarili sa mga distractions. Ano mga distractions? Cares of this world. The glamour of wealth. Sobra pong paghahangad ng ibang bagay. Distraction po yan. Distraction po yan. Yan po ang application natin. Now, mga kapatid, I want to conclude dito po sa sabi ng Panginoon, makinig ang may pandinig. Sana po wag maging parable ang salita ng Diyos sa inyo ngayon pong araw na ito. Tayo po ay manalangin.